week. So, welcome sa lesson 2.6 natin, also known as equations involving rational expressions. So, ito yung tinatawag nating rational equations. Pag sinabing rational equations, ito yung mga equations na mayroon kang makikitang isa o higit pang dami ng rational expressions. Meron tayong iba't ibang steps in solving rational equations. Number one, eliminate the rational expression. Magagawa natin niyon sa pamamagitan ng pag-multiply ng left and right side of the equation using the LCD. Step two, you are to solve the equation as linear equations. And step three, we are to check the answer. Let us have this first example. So again, the first step is to find the LCD para siyang i-multiply natin dun sa buong equation natin. So since our denominator is 2 and 3, meron din tayong whole number dito. So kung matatandaan ninyo, ang denominator ng whole number ay 1. So if we are to list the factors and if we are to get our LCM, our LCM will be, kung 2, 1, at 3 man ang given, the LCM will become 2 times 1 times 3, which is equal to 2 times 1 is 2 times 3, which is equal to 6. Therefore, kung ang pinag-uusapan natin ay fractions na, the LCD will be 6. So, kung ang ating LCD ay 6, siya ngayon ang imumultiply natin sa buong equation. Okay? So, imumultiply siya sa buong equation. Pwede ang gawin natin is to multiply 6 by x, then saka i-divide by 2. Pwede rin naman, i-divide mo muna siya by 2, then saka mo imumultiply by x. I-try natin, ha? So, kung imumultiply natin ang 6 by x, we have 6x divided by 2. What is 6x divided by 2? If you answered 3x, then you're correct. Kung itatry naman natin na 6 divided by 2, what will be your answer? Diba 3? And if you multiply it by x, you will still arrive with 3x. So again, multiply per term. Para naman sa checking. So ang checking natin, kailangan we are to use the substitution property. Pag sinabing substitution property, kung anumang makukuha nating value ng variable, ipapalit natin sa variables na nasa equation. And then titingnan natin kung mag-i-equal ba yung left and right side of the equation. So kung ang ating answer is x, if x equals 12, at ang ating equation ay x over 2, palitan na natin yung x ng 12. So meron tayong 12 over 2 minus 2 equals yung x, papalitan ulit ng 12, over, kopyahin na lang natin si 3. So, in answering this one, 12 divided by 2, syempre, kaya na natin ito. It's 6. Minus, bring down muna natin si 2, equals 12 divided by 3 is 4. 6 minus 2, syempre, 6 minus 2 is, syempre, it's 4. So, 4 equals 4. So, kapag nag-equal yung left and right side of the equation, ibig sabihin, tama po yung ating final answer. For another example, let's have 2 over x minus 2 equals 3 over x. Halos kaparehas siya ng itsura nung naunang example. Pero ang kinaiba niya, yung ating denominators, imbes na number, meron na siyang variable. Okay? So still, 2 is a whole number, so ano ulit yung denominator niya? If you answered 1, then you're correct. So ano ngayon ang magiging LCM natin
if our denominators are x, 1, and x. Okay, so since ang parehas nating factor is x, sulat natin yan, times, since the denominator of 2 is 1, isulat din natin yung 1. So, x times 1 is x. Sulat ko yung 1 dito. Now, so kung x po ang itatimes natin per term, let us multiply. O, dito na natin ilagay 2 over x minus 2 over 1 equals 3 over x. I-multiply natin yung LCM na x sa bawat isang term. Okay? Again, pwede mong gawin na i-divide muna bago mag-times, or pwedeng mag-times muna bago mag-divide. Parehas lang naman ang kalalabasan. So, if we multiply, x times 2 is 2x, divided by x is 2. Kung i-divide mo, x divided by x is 1, times 2 is still 2. Sunod. X times negative 2 is negative 2x, divided by 1, kaya ang kalalabasan is negative 2x pa rin. Next, x times 3 is 3x divided by x is 3. Now, ano na ang similar terms natin dyan? So, our similar terms will be 2 and 3. So, para po sa simula, ang kailangan natin, no, para pare-parehas tayo, pagsamasamahin natin yung may variable sa kaliwa, lahat ng walang variable sa kanan. So, in this case, kung i-apply natin yun, ibig sabihin, si 2 ang siyang ililipat natin ng posisyon. Okay? So, kung siya ay nag-crossover our equal sign, may iiba na yung sign niya. So, bring down muna natin si 2x equals 3 will still be the same. Pinring down lang din natin. And si 2, dahil siya inilipat natin ng posisyon, magiging negative 2 na siya. Again, if you are asked about the property, kung anong naging sign niya, yun ang sundin ninyo. So, it becomes, or it is subtraction property of equality. Now, let us combine the similar terms. What is 3 minus 2? The answer is 1. Bring down si 2x. Ngayon, ang kwento dyan, ano daw yung itatimes mo sa negative 2 para maging 1? 3 times x equals 6, no? Ano daw ang itatimes mo sa 3 para maging 6? Siyempre, kung yun ang tanong, you know that x will be equal to 2. Anong pwede mong gawin sa 6 at saka sa 3 para kalabasan ay 2? Siyempre, i-divide mo. So, kung i-divide mo to sa 3, dapat sa equation, ito din i-divide mo sa 3. Kaya po, x will be equal to 2. I-apply na natin dito. Saan natin i-divide yung 1? If you answered negative 2, then you're correct. Ayan, para nga naman, pag nag-divide tayo, negative 2 times negative 2 will be equal to positive 1. At tatandaan, kailangan laging positive 1 yung magiging numerical coefficient ng x sa final answer. Equals, syempre, wala na tayong may di-divide dito. Although you may answer negative 0.5, pero tatanggapin na natin yung answer na negative 1/2. For the checking, we substituted our answer, negative 1/2, to our given equation, which is 2x minus 2 equals 3 over x. So, magiging 2 over negative 1/2 minus 2 equals 3 over negative 1/2. Tatandaan, if we divide, we are to get the reciprocal of our divisor, kaya kapag itinimes na siya, magiging 2, the numerator, 2, times the reciprocal of negative 1/2, which is negative 2 over 1,
minus bring down 2 equals the numerator 3 times the reciprocal of negative 1 half, which is negative 2 over 1. So, 2 times negative 2 is negative 4. Bring down si negative 2. Then, 3 times negative 2 is negative 6. Since 1 naman yung denominator niya, pwede nang hindi na natin isulat. Negative 4 minus 2, tatandaan, pag nakakita ka ng ganyan, magkasunod by term, o negative at negative, imagine mo na lang maglagay ka ng plus sign sa pagitan nila. Negative 4 plus negative 2 is negative 6. Therefore, our answer is correct. For example number 2, you have 3 over z plus 1 equals 2 over z minus 3. Tingnan muna natin kung kaya natin i-factor out itong dalawa. According to our lesson, we have 4 types of factoring. Una ay factoring by the GCF, factoring the difference of 2 squares, factoring perfect square trinomials that are also part of what we call quadratic trinomials, and may quadratic trinomials din tayo na mayroong numerical coefficients. So, since ang given natin ay 2 terms, hindi na natin gagamitin itong dalawang to. Eliminated na siya sa choices natin. So, 2 terms will only be or possibly be GCF or difference of 2 squares. Sa GCF, kailangan may common factor silang dalawa. We have z and 1. Ano bang common factor nila? Diba, 1 lang naman. So, pwedeng hindi na natin i-factor out yung 1 na yon. Prime na po kasi yan, diba? So, 1 times z plus 1 na lang siya. Sa z minus 3, although meron tayong difference of 2 squares, no? Wala din naman silang common factor, at ito yung minus, hindi naman natin makukuhanan ng square root itong z at si 3. Diba? Pag difference of 2 squares, kailangan square numbers lang yung nakalagay. Halimbawa, 9, 16, 25, and so on. And the exponents are of multiples of 2. Halimbawa, 2, 4, 6, and so on. So, ibig sabihin, parehas na tayong prime. So, kung prime sila parehas, tatandaan, kung prime ang iyong number, or wala silang common factor, just multiply the 2. Diba? At dahil polynomial yan, hindi na naman natin kailangan pang i-multiply. Okay na siyang pagtabihin na lang natin silang dalawa. So, ibig sabihin, ang i-multiply natin sa dalawang ito ay ito. So, z plus 1, z minus 3, z plus 1 times z minus 3. Okay? Ayan. So again, pwede pong gawin divide then multiply or multiply then divide for us to eliminate the denominator. Okay? So sa dalawang ito, if we divide, I suggest you divide para medyo maunti na lang yung multiply mo, no? So sa dalawang ito, ang imumulti ang ating maika-cancel when we divide will be z plus 1 and z plus 1. So yung natira na lang na z minus 3 ang siyang ita-times natin sa 3. So, therefore, we have 3 times z minus 3 equals, on this part, on the right part, ang pwede nating i-cancel ay z minus 3 and z minus 3. So, kung ano man yung matitira, pwedeng yun na lang din ang i-times natin doon sa taas. So, we have 2 times z plus 1. So, 3, from this point, we can now solve our equation, no? So, kapag nakakita ka ng parenthesis na ganyan, ibig sabihin, multiplication yan, di ba? Distributive. So, let us distribute. We have 3 times z is 3z. 3 times negative 3 is negative 9. Equals 2 times z, syempre, pagtabihin mo lang, 2z. And 2 times 1 is 2. Now, anong terms ang pagpapalitin natin ng posisyon para magkasama ang dapat magkasama? Okay? So, if you're going to consider na lahat ng variables nasa kaliwa, lahat ng walang variable ay nasa kanan, ang pagpapalitin natin ng posisyon will be itong si negative 9 at saka itong si 2z. Okay? Dahil similar si 3z at 2z,
And similar naman si 9, si negative 9 at saka si 2. Okay? So, kung ililipat natin si 2z, 2z will become negative 2z equals negative 9, kung ililipat natin siya, magiging positive 9 plus 2. So, 3z minus 2z is z equals, correction, our answer is 9 plus 2. Therefore, our answer is 11. If we are to check, ito po yung mangyayari. So, 11 plus 1 is 12, 11 minus 3 is 8. 2 8s is 1 4th, and also 3 12s is equal to 1 4th. Therefore, our answer will be